Magandang araw po, Mr. M. Lagi po ako nakasubaybay sa channel mo. Lahat ng videos mo napalit ko na. Please hide my identity. This time, ako naman po ang mag-share ng experience ko. Tagi mo na lang po ako sa pangalan Shai. Year 2002 po ito nangyari. Noong second year high school pa lang ako. Taga Cavite po ako. Ang aming lugar po ay likod ng eskwelahan. Nakahalera po ang mga bahay hanggang sa dulo ng street. Sa tapat nito ay isang hindi sementadong kalsada at ang katapat ay bakante pa at maluwag ang lugar. Tangi mga puno pa lamang po ang naroroon noon. Ang bahay po namin ay isang malaking ancestral house na pahaba. At nang mamatay ang aking lolo at lola, ay hinati ito sa gitna at ginawang dalawang bahay. Pero nasa isang bakuran pa rin. Pinagatian ito ng Tito Orly at Tita Irene ko noong panahon na iyon. At kina Tita Irene po ko nakatira. Siya ang nagpapaaral sa akin. Nagtatrabaho po sila ng asawa niya sa Maynila. Kaya araw-araw ay gabi na po sila nakakauwi. Sa kaliwang bahagi po ang bahay namin. At sa kanan naman po ang bahay ni Tito Orly ko. Hiwalay na po siya sa una niyang asawa at may isang anak na. Nagbabakasyon na lang po kay Tito pagbakasyon. May bago ng asawa kasi si Tito Orly ko, si Tita Ara, na mga panong iyon po ay nagbabakasyon niya po ang anak niya sa kanila na kaidaran ko rin. Sa tapat po ng bahay namin sa kabilang side na makitid na hindi sementadong kalsada ay may puno ng duhat. Wala pa pong pailaw ang street namin. Kaya ang liwanag lay mula lang sa pailaw sa terrace ng mga bahay. Sa kaliwa po ng bahay namin ay ang garahe ng sasakyan ni Tita Irene. Bukas po ang ilaw noon kaya kita po ang puno ng duhat sa tapat. Sa pagitan ng alas 10 sa medya o alas 10:45 po ng gabi ng mga oras na iyon, kasama ko ang aking ate sa kwarto habang pinabantayan ang dalawa ko pang pinsan na edad 2 at 3 na natutulog na. Bigla pong tumahol ang aso namin at ang mga asong gala sa labas. Ganitong oras hanggang alas 11 po kasi dumarating ang sasakyan ni na tita. Kaya binuksan ko ang bintanang jealousy type at sumilip sa labas. Ganun na lamang ang gulat at takot ko, Mr. M, nang makita ko isang kakibang nilalang sa puno ng duhat. Gulat na gulat din ang sura niya dahil sa pagkakabukas ko ng bintana. Tanaw na tanaw ko siya na nakayakap pabaliktad sa katawan ng puno ng duhat. Nakaharap po siya sa akin, pero ang braso at mga binti niya ay patalikod na nakayakap sa puno. Maitim po ang katawan niyang hubad na napakakintab na parang malangis. Mahaba ang buhok hanggang balikat na napakagulo at sobrang pula ng mga mata nito. Nandisik yun bigla na nakatingin sa akin. Sobrang takot at takot ako at nandamig ang buhok kong katawan hanggang ulo. Pakiramdam ko, tumaas lahat ng mga buhok ko kasabay ng pagtaas ng aking mga balahibo. Ganun pala yun. Pag ikaw ay nagugulat o natatakot ay di ka na makakagalaw at makakapagsalita. Ultimo paggurap ay di ko magawa. Nanatiling nakabuka ang bibig ko, pakiramdam ko ay umurong ang aking dila. Nakahawak pa rin ako sa handle ng bintana. Napansin ang ate ko na kakaiba ang reaksyon ko sa pagkakatingin sa labas. Hoy, nangyari sa'yo? Nang di ako makasagot ay lumapit siya at sumilip na rin sa bintana. Ang tangi nakita niya ng oras na yun
ang pagtakbo ng nilalang na yun pakaliwa. Nagulat din siya dahil parang aso ang pagtakbo nito. Sabi niya, "Ano yun?" Niyugyug niya ako para bumalik sa ulirat ko. Dali-dali niya yung sinara ang bintana at tinila ako paupo sa kama. Ngatal na ngatal pa rin ako noon, Mr. M. Sobrang takot na takot ako. At doon naglabasan ang pawis sa noo ko at buong katawan. Lamig na lamig ang mga kamay ko. "May tao sa puno ng duwate," sabi ko. "Oo nga, parang asong malaki yung nakita ko," ang sabi ni ate. "May timte, nakaubad, nakiyakap siya sa puno, pero patalikod. Aswang yung nakita ko, te. Nakakatakot." Paiyak na ako noon sa takot. Takot na takot kami ng ate ko dahil ayaw tumigil ng pagkahol ng mga aso. Narinig na lang namin na may sumigaw na babae sa labas. Pero di namin magawang buksan ang bintana ulit. Mga 5 minuto makalipas ay may kumatok sa bintana. Boses iyon ng tita ko. "Jeng, Jai, buksan mo bintana," ang tawag niya sa amin. "Sina tita na yan?" ang nasabi ni ate na bubuksan na dapat ang bintana. Pero sabi ko, "Wag, kung sino tita yan, bakit wala ang sasakyan?" Nanlaki ang mata namin ni ate. Kinaya ng kung ano man yun ang boses ni Tita Irene. Kuwang-kuwa niya. Takot na takot kami at sabay nagdasal. Maya-maya pa ay may kumakatok sa pinto sa likod ng bahay at napakalakas nito. Si Tito Orleon mula sa kabilang bahay. Walang humpay ang katok niya at galit na. "Jeng, Jai, ano ba? Buksan niyo na itong pinto. Ano ba nangyayari sa inyo dyan?" Ayaw pa sana namin buksan ang pinto dahil inisip namin na baka hindi si Tito yun. Pero dahil walang humpay at galit na si Tito, kumuha kami ni ate ng bawang at garapon ng asin. Sabay namin binuksan ang pinto at napaiyak na talaga ako. Pagbukas ng pinto, nandoon si Tito. May dalang shotgun. At galit, lalo na makita kami na hawak ang bawang at garapon ng asin. "Ano yan? Bakit hawak niyo yan?" Sabi ko. "Tito, may aswang po." At napaiyak na ako ng tuluyan na makasiguro kami ni ate na si Tito talaga yun. "Tigilan niyo nga yung kalokohan niyo. Yan napapala niyo, gabing-gabi na, gising pa kayo." Galit na sabi ni Tito Orly habang hawak pa rin ang baril. Pawis na siya at galit na talaga. "Totoo po, Tito. Nakita po namin sa puno tapos po tumakbo. Galit din yung mga aso," sabi namin ni ate. "Tumigil na nga kayo at saran niyo ang pinto." Pagkasabi nun ay mangiyak-ngiyak kami ni ate. Nakakita na nga ng aswang. Napagalitan pa kami. Umiikot si Tito sa harap ng bahay, sa harap ng garahe at sa tapat ng puno ng duwat. Sumigaw siya, sinilip namin siya sa bintana at dinig na dinig namin ang pagsigaw niya at nagkasa ng baril. Nagmumura siyang tinawag ang nilalang at galit. "Lumabas ka dyan, kung sino ka man, at harapin mo ko. Kung sino ka man, buwisit ka." Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Tito Orly sa bahay nila nang tawagin siya ni Tita Ara at ng pinsan ko. Maya-maya pa ay dumating na sina Tita Irene galing sa trabaho. Nagkakahulan na naman ang mga aso. Binuksan nila ang gate at pinark ang sasakyan. Hindi pa din namin magawang buksan ang bintana ni ate. Lumabas ulit si Tito Orly sa kanila at pumunta sa bahay namin. Nag-usap sila ni Tita Irene. Nang umalis na si Tito ay pumasok na si Tita Irene sa kwarto at kinausap kami ni ate. Nagising na rin ang mga bata dahil sa ingay ng mga aso.
Ano ba nakita nyo? Kalmadong tanong ni Tita Irene sa amin. Kinuwento namin ni ate ang nangyari. Hindi nagulat si tita at asawa niya noon. Pero ang sinabi niya ay, "Kalokohan, baka namamalikmata lang kayo. Antok lang yan. Matulog na kayo." Pero tita, totoo po nakita ko. Nakita din ni ate nung tumakbo. Sinong tao naman po ang tatakbo na kagaya ng takbo ng aso? Ang sabi ko, "Matulog na kayo. At tigilan na yung pocketbook na yan." Sabi ng tita ko, wala kami nagawa ni ate kung hindi lumipas sa kabilang kwarto at matulog na. Dapat ay lilipat kami sa kabilang bahay para samahan namin ang pinsan ko sa pagdulog. Pero dahil sa takot, ay di na kami lumabas. Kinabukasan, wala nang pasok sina Tita Irene noon at nakita namin na nag-uusap sila ni Tito Orly at Tita Ara at nang isa ko pang tiyahin na nakatira mga dalawang bahay ang agwat mula sa amin. Pati pala si Tita Ara na asawa ni Tito Orly ay nakita ang aswang sa bubong ng kapitbahay namin na taga kabilang bakod lang. Lumabas pala kasi si Tita Ara noon para sabihan kami ni ate na sa kanila matulog. Nang makita daw siya nito ay humuni daw ng matinis ang nilalang sa kanya at nakakmang kakalmot at babain siya na makita siya nito. Kaya napasigaw siya na napakalakas. Kaya pala lumabas si Tito Orly noon. Siya pala yung sumigaw na narinig namin ni ate nung gabing iyon. Kumaripas daw siya pabalik ng bahay nila at umiiyak na nagsumbong kay Tito Orly. Kaya lumabas ito hawak ang baril. Doon niya kami narinig ni ate, kaya kinatok niya kami. At nang makita niya daw na takot kaming hawak ang bawang at asin, ay napagtanto niyang nakita din namin ang aswang. At ang Tita Irene ko naman dumating nung gabi nang bumaba daw siya ng kotse para buksan ng gate ay may isang napakalaking aso at kasing katawan ng isang baboy na di niya mawari kung ano-anong biglang dumaan sa paa niya. Nagulat daw siya at napasigaw. Mabilis niya binuksan ang gate at ginarahin nila ang sasakyan. Ilang araw pa ang nakalipas ay naging usap-usapan ng mga marites sa aming lugar na may aswang na pag-alagala. Pinagchismisan din ng mga ito na baka ito ay ang border ng aming mismong kapitbahay na sina Kuya Eddie at Ate Gloria, ang bahay kung saan nakita ni Tita Ara ang aswang sa bubong. Subalit walang maglakas ng loob para sabihin ito sa may-ari ng bahay dahil baka pagmula nito ng away. At isa pa, wala namang pruweba na maipapakita. Isang gabi, inabangan ni Kuya Eddie ang pagpapakita ng aswang sa kanilang tapat. Nang makita niya ito, ay nagabulan sila sa tapat ng kanilang bakuran. At ang sabi ay natamaan niya ito ng itak bago nakatakas. Kinabukasan ding iyon, ay nagpaalam daw ang kanilang border na alis na. Dala ang kaunting gamit nito, ay uuwi na daw sa probinsya at ang idenailan niya ay may emergency daw. Napansin daw ni na Kuya Eddie na parang paika-ika itong maglakad na parang may iniinda sa kanyang binti. Nakapantalon daw ito kaya di niya makita. Tinanong niya kung bakit siya paika-ika at ang sabi daw nito ay napilayan lang siya. Alam na daw ni na Kuya Eddie noon at nasigurong iyon ang aswang na ilang linggo na nag-aasik ng lagim sa aming lugar. May usap-usapan din ang anak nilang dalaga ay lihim na nagbubuntis. Ang chismis ay nagpalaglag ito kaya di na nakumpirmang buntis nga. Pero ang iniisip namin ay baka nakunan nito at siya nga ang inaaswang mismo ng border nila sa bubong ng kanilang sariling bahay. Makalipas po ang 20 taon, ang puno ng duwat ay pinutol na. Dito po kami mismo nagtayo ng sariling bahay ng aking napangasawa sa lupang kinatitirikan noon ng duwat na iyon.
Ang mga kahilera po namin ay nagtayo na rin ng kabahayan. Naikwento ko na po ang istoryang ito sa aking asawa na gaya ko na noong una ay hindi na niniwala sa mga kwentong kababalaghan hanggat di niya mismo na-experience. 20 taon na nakakalipas pero hindi ko makakalimutan ang experience kong iyon. Sariwang sariwa pa sa isip ko ang isura niyang nanlalaki ang mata sa akin na ilang gabi kong napapanaginipan na parang gustong gusto niya akong balikan dahil nga nakita ko siya noon. Salamat po Mr. M sa oras mo upang basahin ang aking kwento. Sana po ay maipicture niyo ang aking kwento sa iyong channel. Ako po ay matagal niyong taga-subaybay, 10 ng aking buong pamilya. Magandang araw po sa lahat at more power po sa iyong YouTube channel. Magandang araw sa inyo lahat. So sa third segment muna tayo ulit. Ang una ay si Ronami, idol, pa-shoutout ulit. Ang sabi ni Exodensity PTG, pa-shoutout po, heart, love ko po, bosses and videos mo. More stories to come. Shoutout to Sander and Siny, ang sabi ni Rain Osera. Then kay Ma'am Jane Cruz, maraming salamat sa walang sawang pag-shoutout sa akin, Lodi Kate Mr. M. Nakakasigla talaga pag nalalaman kung may new upload ka. Nakaka-excite rin panoorin. Lagi may twist ang mga kwento nila. Sobrang aliw ng mga characters mo po, Lods. Keep it up. Then sabi ni Sprakatak, miss you, Karimlan. Finally, shoutout po friends ko kasi kinukunik namin yung laptop sa TV para lang mapanood videos mo. Lagi po talaga namin inaabangan vids mo po. God bless you and this channel. Ang sabi ni Ma'am Kay Seya. Then shoutout din kay Cognito Stories. Yan, visit na po. Magawa rin po siya ng horror content. Ang sabi ni Sir Makoy Reyes, ayun o, may bagong upload si Lodi. Pa-shoutout naman po, next video, Lodi Cake. Then sabi ni Ma'am Jessa May Palad, pa-shoutout po idol. Ang ganda po ng boses nyo at napakaganda po ng mga kwento nyo. More videos to come. Namiss ko to. Sabi ni Ma'am Pida Tupa, shoutout nyo po ako sa next video, ha? Huwag mo ko kalimutan, gusto ko kasi mga kwento mo. Ganda pa ng boses mo, heart. Salamat. Then kay Kelly Maseda, nice video idol, pa-shoutout na din po. Then sabi ni KJ, pa-shoutout po sa sister ko na si Denise. Then kay Charlie Borres, pa-shoutout po, new subscriber po, God bless. Then shoutout kay RG Carl de la Peña. Then shoutout din kay Shalani Regala, pa-shoutout po idol. Then shoutout kay Lea Pahalnilbo. Then ang last ay kay Aaron De Leon. Yan, watch out sa'yo Aaron De Leon. Ayun no, sana nagustuhan ninyo ang animation at story natin ngayon. Medyo natagal lang kasi may inasikaso ko. Hooplinan para sa future content dito. Basta i-update ko na lang o repost dito sa channel ko. Muli, ako po si Mr. M, ang taong nasa likod ng animation at boses ng palabas na ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa Karimlan Horror Stories. Okay, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat!